Tayo, EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandido! Go, Diego! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Ay, nako, magandang gabi sa inyong oras natin. We got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Ay, nako, ikaw ba ay naantok na? Manong driver, lalong-lalo ka na, Sir Arnel Laurente, na Grab driver. Sir Arnel, matagal na kitang hinahanap. Ngayon, natagpuan na kita, Sir Arnel Laurente. Pakis nga sa GAMS, one time lang. Ay, Sir Arnel, ingatan mo yung pasahero mo, ha? Nakamukha ni Aga Mulak, ha? No. Malakas pa naman mag-tip yan. Alam mo ba kung anong tip na binibigay niyan? Smack sa leeg. Sir Arnel, grab on! Ingat sa pagmamaneho, ha? Basic yan, pag dito ka nakatutok sa 90.7 Love Radio, hindi ka talaga aantukin. O eto, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Herlene Budol, nagpaliwanag matapos mabusuhan sa live. Oh no! Naglabas ng pahayag si Beauty Queen. Nagpalabas ng pahayag si Herlene Budol matapos siyang masilipan habang nagsasagawa ng kanyang Instagram live. Kumakain si Herlene habang nakatutok sa kanyang harapan ng camera nang biglang tumayo siya para magbanyo. Kaya lang, parang nakalimutan niyang naka-underwear lang siya. Maluoy ka. Pero ito yung sabi niya. Big issue agad sa panty. Personally, I don't see anything wrong for the panty issue. Nagrarampa nga ako sa entablado wearing swimsuit, di ba? Halos abot hanggang langit nga ang hugis ng swimsuit ko, tapos itong panty lang. Well, it's part of human error. And always remember, mistake is part of human being, Anya. Ang bihira naman, oh. Tang, logika na natin ito, Tang! Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Logical mo na yan para may masmasan si Hipon. Logical na yan. Logical na yan. Grabe ka naman. Okay, mga kabisyo, logical na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic talaga sa panahon natin ngayon na nakakalungkot na halos iladlad na ng ilang mga content creators ang kanilang katawan for the sake of views and likes. Ang nakakalungkot pa dito, boards, para maging parang naging basic na rin sa kanila na gina-justify nila na walang masama sa ginagawa nila na alam naman po natin na masama talaga. Kasi unang-una, kung hindi masama, walang magre-reklamo kung hindi nakaka-offend ang ginagawa sa social media. Yung tipong dadahilanan ka pa na wala namang mali sa ginagawa mo, like yung kay Budol. Alam mo naman na magla-live ka tapos nakapanty ka lang. 'Di ba? Tapos magwo-worry ka kung nabusuhan ka. Tapos kung nabusuhan ka naman dahil sa careless ka, i-justify mo na nagsi-swimsuit nga ako eh. Ay naku, mga kabisyo, pero ito po, tandaan po natin, mga kabisyo, ha. Iwasan po natin yung mga ganyan kasi masusukat po natin ng kung tama ang ginagawa natin o hindi. Ito po ay, let me quote, of course, the scholastic dictum of St. Thomas Aquinas. Ang sabi niya, Vonum ex integra causa, malum ex cucum que defectu.
an action is good when good in every aspect is wrong when wrong in every aspect. Ulitin ko, an action is good when good in every respect. It is wrong when wrong in any respect. Ibig sabihin, pag may bagay tayo na ginagawa, pag merong mali po doon, kagaya yung end, means, and circumstances, ibig sabihin po niyan, mali. Alimbawa, yung end mo, gusto mo lang mag-entertain, walang problema. Yung means mo, mag-Facebook Live, walang problema. Pero yung pamamaraan, may mali. Dahil nakapanti ka lang. So mali! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!